Panem de cielo peste sti eius. Omne divinamente mentia verde. Oremus. Lord Jesus Christ, of me, as the Eucharist, as the memorial of your suffering and death, may our worship of this sacrament of your body and blood help us to experience the salvation you want for you, us, and the peace of the kingdom, where you live with the Father and the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Divine precious, blessed be God. Blessed be God. Blessed be His holy name. Blessed be His holy name. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be Jesus Christ, true God and true man. Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of Jesus. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most sacred heart. Blessed be His most precious blood. Blessed be His most precious blood. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be Jesus in the most holy sacrament of the altar. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Holy Spirit, the Paraclete. Blessed be the Great Mother of God, Mary, most holy. Blessed be the Great Mother of God, Mary. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her holy and immaculate conception. Blessed be her glorious assumption. Blessed be her glorious assumption. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be the name of Mary, Virgin and Mother. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be Saint Joseph, her most chaste spouse. Blessed be God in His angels and in His saints. Blessed be God in His angels and in His saints. Amen. Be every home and die.
Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I will do. Through my most grievous fault, therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Most humble Martin de Porres, your charity embraces not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the field. We hail you and invoke your splendid example of charity. Listen to the prayers of your needy brothers and sisters, that by imitating your virtues we may be contented in the state in which God has placed us, and carrying with strength and marriage our cross, we may follow the footsteps of our blessed Redeemer and his most afflicted mother, so that thus we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, and your desire to discover God's goodness in all things, guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining example and Christian detachment from worldly and material pleasures that make you nearer to what is supernatural and divine, pray, Saint Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means to attain your holiness and infinite friendship with God, we implore you, Saint Martin, make us poor in heart and spirit. O God, you have given to the world a glorious apostle of humility, Saint Martin de Porres. Guide us by his example and strengthen us through his intercession in our efforts to warm our hearts with the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ, our Lord. Amen. You may now ask for the favor you wish to obtain through the intercession of Saint Martin. Saint Martin de Porres, you always had sympathy for the poor and those who were suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God encourage us now to ask your intercession. We ask you most humbly befriend us and assist us for your place in heaven. When you were here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg a divine physician to keep us safe from soul and body. Amen. O God, who restores human nature to yet greater dignity than its beginnings, look upon the amazing mystery of your loving kindness, and in those you have chosen to make new. Through the wonder of rebirth, may you preserve the gifts of your enduring grace and blessing. For our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. From Paphos, Paul and his companions put out to sea and sailed to Perga in Pamphylia. There John left them and returned to Jerusalem. They continued to travel on from Perga and came to Antioch in Pisidia. On the Sabbath day, they entered the synagogue and sat down. After the reading of the law and of the prophets, the leading men of the synagogue sent this message to them: Brothers, if you have any exhortation to address to the people,
please speak up. So Paul arose, motioned to them for silence, and began. Fellow Israelites, and you others who reverence our God, listen to what I have to say. The God of the people Israel once chose our fathers. He made his people great during their sojourn in the land of Egypt, and with an outstretched arm, he led them out of it. For 40 years, he put up with them in the desert. Then he destroyed seven nations in the land of Canaan to give them that country as their heritage at the end of some 450 years. Later on, he set up judges to rule them until the time of the prophet Samuel. When they asked for a king, God gave them Saul, son of Kish, of the tribe of Benjamin, who ruled for 40 years. Then God removed him and raised up David as their king. On his behalf, God testified, I have found David, son of Jesse, to be a man after my own heart, who will fulfill my every wish. According to his promise, God has brought forth from this man's descendants Jesus, a Savior for Israel. John heralded the coming of Jesus by proclaiming a baptism of repentance to all the people of Israel. As John's career was coming to an end, he would say, what do you suppose me to be? I am not. Rather, look for the one who comes after me. I am not worthy to unfasten the sandals on his feet. The word of the Lord. Thanks be to God. Generations, my
John. Glory to you, O Lord. After Jesus sent once to meet of his disciples, he said, I solemnly assure you, no slave is greater than his master. No messenger outruns the one who sent him. Once you know all these things, blessed will you be if you put them into practice. What I say is not said of all. For I know the kind of men I choose. My purpose here is the fulfillment of the scripture. He who partook of bread with me has raised his heel against me. I tell you this now before it takes place, so that when it takes place you may believe that I am. I solemnly assure you, he who accepts anyone I send accepts me, and in accepting me accepts him who sent me. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. No slave is greater than his master. I solemnly assure you. Bahagi yun ng ating paninilay na nawa matularan natin isa natin di Pores sa kanyang kababahan ng kalooban. At makita natin na tayo ay mga alipin na nagnanais na matuto sa ating turo. At nawa po makita ko natin na yung wisdom ng mga salita ito. No slave is greater than his master. Kahit na siguro yung teacher, student relationship, guru, tinuruan ka, maaaring mas magaling ka sa guru mo, dahil sa matatapos ng mag-aral ng elementarya, ikay papasok ng high school, maaaring mas marami ka bang matutunan kaysa guru mo. Tapos yung magkakalos, maaaring ikaw ay may hindi lamang college degree. Baka ikaw ay mayroon pang licensing, master. Pero kung makita po natin yung ipinahayag ni Jesus, ay hindi ka makahihigit doon sa teacher mo sa grade 1. Ganoon yung mentalidad na nais na ipahiwatid ng buong may kapag. Sabi na, hindi, mas magaling ako doon. Kahit nasabihin natin na sa gitna ng iyong pagkilos, hindi, bakit? Master mo yun. Doon ka natuto. Sa pamagitan niya, ikaw ay lumagod. Maaaring yung naibigay niya sa dami-dami ng mga naging teacher mo ay kapiranggot lamang. Maaaring isang taon lamang. Pero maliwanag yung sinasabi ni Jesus, no slave is greater than his master. At ito po yung kawabaan loob na kinakailangan nating makita na may lagay din natin ang ating sarili na tayo ay hindi higit na magaling doon sa mga tao nagbigay sa atin ng karunungan at ng inspirasyon na kuntiyan po natin ay maaaring naging bahagi ng ating buhay o maaaring hindi natin pinansin. Pero yun ang ibig sabihin, no, slave
is better than his master. Kaya yung ganitong klase ng pagtugon at kakatayuan, nawa makita po natin, kaya ano yung ano, hindi dapat mawala ang pagkalap. Kasi akala ng iba, sila ay nakatuntong na ng kolehiyo, nakatuntong na ng university, ay ang tingin nila sa kanilang sarili, mas magaling sila kaysa rin sa teacher nila sa grade 1. Hindi. Nawa kayo huwag natin makita. Sana makita na, dito ako natuto. Utang ko yung aking karunungan sa mga tao, naging bahagi kung ano ako ngayon. At makita natin yung ating sarili na tayo ay hindi master. Eh, siguro po, later on, maging master sa atin. Kasi bagat may mga tao rin maaaring maging gagawayan natin. Pero doon sa mga tao naging gabay natin, ay yun po naman yung makita ko natin. Makita ko natin. Kaya po, kung mapapansin natin, yung panyayan ay binibigay ni Jesus, wala malipin na higit sa kanyang buhok, ay may malalim na kahulugan. Nanawa ko ay maging bahagi ng ating pagkilos. At yan ay makakamit lamang natin kung mayroon tayong kababahan ng kalooban. A simple heart. Kasi kuminsan po makikita natin na maaaring marami tayong alam. Pero naging komplikado yung ating buhay. Kasi nawala na yung simpleng puso natin. Na makita natin yung kahalagahan ng mga salitang ipinahayag ng Tomekabar. Walang alipin na higit sa kanyang amo. O walang isudyagi na higit sa kanyang guro. Ano nga po ay no, maging pagkakataon na kumusin po natin ay lalong-lalo na sa pagpag-ugnayan po natin kay Jesus bilang isang mabuting pastol, sa ating pastol. At maaaring masangin na ang ating natutunan kay Jesus ay kailanman ay hindi tayo maging higit sa Kanya. Kaya yun po yung una, hindi mawala yung pagkakataon. Pangalawa, ay makita po natin yung hamon na tayo ay patuloy na mag-aaral sa mga itinuturing natin na naging mga master ng ating pamumuhay. Naging master natin sa buhay sa daigdig na ito. Sabagat maging maliwanag ko na kundusin po ay itong mga tao na ito ay hindi matatawaran sa kanilang karanasan na kundusin po ngayong kapanahonan na ito ay binabalik wala. Kumisan hindi na tayo makikinig doon sa istorya ng ibang tao. Hindi kasi natin nakikita ng alinman. May matutunan ako sa Kanya. Kasi bakit? Yung pamantay na hindi, mas magaling ako dyan. Hindi yun. Mayroon tayong matutunan sa bawat isa. At yun yung puso na kung saan ay makita po natin sa pagtugon natin sa panyayan ay binibigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Anawarin po, sa bahagi po ng ating paninilay, lalong-lalo po sa ating pamimintuho kay San Martin de Porres, sa mga panalangin natin para sa mga kapatid natin mga may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit, ay
Nawa po ano, ay marami tayong matutunan. Marami tayong matutunan. At makita ko natin na yung ating puso ay ang puso na handang matuto. Handang matuto. Patuloy na nagnanais na matuto sa pagkabay ng Diyos sa buhay na ito. Kasi kung yan ay tumigil tayo na matuto sa karanasan ng buhay na sa daigdig na ito, ay baka akalain natin ay tayo higit doon sa ating mga nauna. Kaya po, patuloy natin ito na lang yung sarapan ng buong inupan. Kaya po, marami po mga tao na papadalo. Why? Kasi nagmamarunong. Akala nila alam na nila. Eh siguro po sana makita ko natin. Marami sana panahon na matitipid tayo. Marami po sana pagkakataon na makita ko natin na mabibigyan natin ng solusyon yung ating problema only kung tayo ay marunong magtanong, lalo-lalo na po doon sa iba na maaaring pwedeng makatulong sa ating katatayuan. Huwag nating isingit yung ating sarili na tayo ay higit na may alam sa iba. Kaya po yung tinatawag natin ngayon, uso-uso yung tinatawag natin networking, ay napakahalaga po. Napakahalaga. At kundusin po ay kinakailangan natin. Why? No one has the monopoly of truth. No one has the monopoly of resources. No one can do it alone. We need each other's help. Tayo po kasi mga Pilipino, sabi mo, medyo meron tayo kakulangan tayo mga Pilipino. Gusto natin solo life. Kumisan, mahina tayo sa corporate thinking. Na pwede natin kumilos ng sama-sama at sabay-sabay. Medyo kulang tayo doon. Yung para ang pagtingin ay korporasyon. Medyo mahina tayo sa corporate thinking. Kumisan ba ang uso sa atin ay family corporation, sole corporation. Pero tinatawag natin corporate thinking ay bahagi ho. Nalit, anybody pwede mag-input. Hindi. Isang halimbawa na lang. No? Sa mga leader natin. Kapag ikaw ay nasa posisyon, ngayon, halimbawa, ikaw ay nasa posisyon, maging ito man ay sa gobyerno, maging ito man ay sa privado, o kuminsan kahit sa simbahan. Ano? Ay hindi. Lahat kong ginawa na una, papalitan mo lahat. Kasi bakit ikaw na ngayon ang namumunong? Hindi. May mabuti na iniwanan niyo ang iyong pinalitan. Hindi naman lahat ay masama. Eh ngayon ang gusto natin, hindi. Kapag ikaw ay namumunong, lahat bago. Lahat ay bago. Kaya kahit na yung magandang nauna, nasisira. Kasi nga, ano yung idea natin? Solo plan. Hindi corporate mind. Yan yung kalimitang karanasan natin. At yun ang kinakailangan din ang nating baguhin. Kasi yun ang sabi ni Jesus. We have to learn from one another. Let us not see ourselves as master. But ano, yung term na ginamit ko sa atin sa Ebanghelyo, ano? Slaves. Slaves. Mga alila. Mga alipin. Very demeaning. Pero yun ang harmon ay binibigay ni Jesus. At naman po, makita po natin, marami tayong matututunan.
At yan ay magkakaroon lamang kung tayo ay mayroong kababaan ng kalooban, katulad ng kay San Martin de Porres. Nawa ay patuloy nating ipagdasal sa harapan ng buong may kapal. Sa pamamagitan ng litania kasama ni San Martin de Porres. Martin, Apostle of Mercy.
My brothers and sisters, in our prayer of faith, let us appeal to God, to our brothers and sisters, and to each and every one of us. Come and strengthen us through this holy anointing, Lord, have mercy. Free us from all harm, Lord, have mercy. Relieve the suffering of all the sick here present, Lord, have mercy. Assist all those dedicated to the care of the sick, Lord, have mercy. Give life and health to our brothers and sisters. On whom we lay our hands in your name, Lord, have mercy. Blessed be God who wills us in Christ. Praise you, God, Almighty Father, you sent your Son to live among us and bring us salvation. Praise you, God, the Holy Begotten Son, you humbled yourself to share in our humanity, and you heal our infirmities. Praise you, God, the Holy Spirit, the Consoler, your unfailing power gives us strength in our bodily weakness. God of mercy is the suffering of comfort, the weakness of your servants,
from the church anointed with his holy oil. We ask these through Christ our Lord. Amen.